Roma. Unang Kabanata. Mula kay Pablo, isang alipin ni Hesus Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesus Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumain nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik akong makita kayo upang kayo'y mabahaginan ko ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatitibay ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta dyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Ibig kong makahikayat din dyan ang mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hintil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, ibig kong ipangaral din dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinaihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sa magandang balita ay ipinapahayag kung paano pinawawalang sala ng Diyos ang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil na rin sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iniahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Tinalikdan nilang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamban nila'y ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikdan at pinalitan nila ng kasinungalingan.
sinamba nila at pinaglingkuran ang nilikha. Sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa maahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. At sa halip, ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nauhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y parurusahan ng parusang nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirampuri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa ng ganoon. Ikalawang Kabanata. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol, ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? O baka naman ibig mo pang hamakin ng Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan iyahayag ang poot at makatwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit, matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit, karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Ang lahat ng nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan. Ngunit, hindi batay sa kautusan. Subalit ang lahat naman ng nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa ng ayon sa hinihingi nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang hinihingi ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan, sila'y sinusumbatan nito, at kung minsan naman, sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ikaw, na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaking mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at ang mabubuting bagay sapagkat itinuro ito sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag.
tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal, at tagapagturo ng mga bata, dahil natuklasan mo sa kautusan ng buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnakaw. Ikaw ba hindi nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangangalunya. Ikaw ba'y hindi nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit pumapasok ka ba sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan. Ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga Hentil dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit, kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hinihingi ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad niyan, ay hahatulan ng mga hindi tuling tumutupad sa kautusang iyon. Sapagkat ang isang tao ay hindi nagiging hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Hindi ang tao ang nagpaparangal sa kanya, kundi ang Diyos. Ikatlong Kabanata. Kung gayon, paano nakakalamang ang hudyo sa hindi hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyo ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi. Sapagkat laging tapat ang Diyos kahit na ang lahat ng tao ay sinungaling. Ayon nga sa nasusulat tungkol sa Diyos, lagi kang matuwid sa iyong mga salita. Lagi kang panalo kung ikaw ay litisin. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hinding-hindi. Kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, makatarungan kayang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi! Sapagkat pinatunayan na namin na ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo o Hintil. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumhis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang dila ay ginagamit sa pandaraya. Ang labi nila ay may kamandag ng ulupong, puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Walang anuman sa kanila ang pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakupan nito upang walang maidahilan ng sinuman at sa gayoy managot ang lahat sa Diyos. Walang taong magiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil ipinapakita lamang ng kautusan na ang tao'y nagkasala. Ngunit, ngayon nahayag na kung paano magiging matuwid ang tao sa harap ng Diyos. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kahit na ito'y pinapatotohanan ng kautusan at ng mga propeta.
ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo o Hintil. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit, dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na Niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng Kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwid ang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. Anong dahilan nito? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya. Maliwanag kung gayon na sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hintil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos. Tatanggapin niya ang mga Hudyo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. At gayon din ang gagawin niya sa mga Hintil. Pinapawalang sa isa'y ba namin ng kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi. Sa halip ay pinagtitibay pa nga namin. Ika-apat na kabanata. Tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya sa Diyos si Abraham at dahil dito, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi upa. Ngunit, ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya't, tinawag ni David na mapalad ang taong tinanggap nang di dahil sa sariling nagagawa. Sinabi niya, mapapalad ang mga taong pinatawad na sa kanilang pagsuway at napawi na ang mga kasalanan. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para sa mga tuli lamang? Hindi. Ito'y para sa mga di tuli din. Sinasabi natin batay sa kasulatan na pinawalang sala si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan yun nangyari? Bago siya tinuli? O pagkatapos? Hindi pagkatapos, kundi bago siya tinuli. Tinuli siya bilang tanda na pinawalang sala na siya dahil sa pananampalatayang taglay na niya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos at sa gayon, sila'y pinawalang sala kahit na hindi sila tinuli. At siya'y ama rin ng mga tuli. Hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y nanalig ding tulad ng ating ninunong si Abraham noong bago siya tinuli. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lipi na mamanahin nila ang daigdig na ito. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang mga sumusunod sa kautusan ang siyang tatanggap ng ipinangako, walang saysayang pananampalataya at walang kabuluhan ng pangako. Ang kautusan ay may kalakip na parusa para sa mga lumalabag. Ngunit, kung walang kautusan, wala rin paglabag. Kaya nga sa pananampalataya na babatay ang pangako, upang ito'y maging isang kaloob na makakamtan ng lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang ng mga sakop ng kautusan, kundi ng lahat ng may pananampalataya tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang pinakaama nating lahat.
Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang pinapanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha sa lahat ng bagay. Kahit na wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, magiging kasindami ng mga bituin ang iyong lipi. Hindi nang hina ang kanyang pananalig kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa'y 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo man ay ituturing na matuwid, tayong sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ikalimang kabanata. Yamang napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng katyagaan, at ang katyagaan ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya't, tiyak na maliligtas tayo dahil si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na maging kaibigan niya. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, walang pinapanagot sa kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala na gaya ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anino ng isang darating balang araw. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, dahil ang libreng kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit, ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, pati na ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng biyaya ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na dihama kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit, ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit,
sa pamamagitan naman ng isang tao, si Hesukristo. Lalong higit ang nakamta ng mga taong kinahabagan ng sagana at pinawalang sala ng Diyos. Sila'y maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. At kung paanong ang kasalanan ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa ng isa ring tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit, sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paano naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging matuwid. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ika-anim na kabanata. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya't paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa isang muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos na lamang. Kaya, dapat din ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Subalit, buhay naman para sa Diyos. Yamang kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng mapagpalang habag ng Diyos. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo sakop ng kautusan, kundi ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo kanino man bilang alipin, kayo'y nagiging alipin ito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid? Ngunit, salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng pagkamatuwid. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng pagkamatuwid para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo sakop ng kabutihan. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinaihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit,
ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubungan nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikapitong Kabanata. Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit, kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa. Ngunit, kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya magkakasala ng pangangalo niya. Gayun din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan ay masama? Hindi. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung ano ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Ang kautusang dapat sanang magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang kautusan upang ako'y dayain at sa gayon ay napatay nga niya ako. Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ang ibig bang sabihin nito'y nagdulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting kautusan. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Alam nating ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ang kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kaya, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong magnasa ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay ang hindi ko ibig, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa, kundi ang Diyos
sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan. Sa aking isip, sinusunod ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit, sa aking katawang makalaman, sinusunod ko ang tuntunin ng kasalanan. Ikawalong Kabanata. Kaya nga, wala nang hatol na parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulanan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang hinihingi ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa kapangyarihan ng Espiritu ay mga bagay na espiritual ang pinapahalagahan. Ang pagsunod sa laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, dahil nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, kahit ang inyong mga katawan ay mamamatay dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil pinawalang sala na kayo ng Diyos. Kung nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, ang Diyos ding iyan ang muling bubuhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong nananatili sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Sapagkat nanabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot yon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos para hindi na ito mabulok at makabahagi ito sa malwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam nating hanggang ngayon ang sanglilikha ay dumaraing dahil sa hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ito, kundi pati tayong tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asa. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa sa nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yon ng buong tiyaga. Gayon din naman,
Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng basto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. At alam ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao kung ano ang loobin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos ang para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino-sino ang magiging Kanya, at noon pa man ay pinili na Niyang matulad sila sa Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanya ring binahaginan ng Kanyang kalwalhatian. Ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ang sarili Niyang anak ay hindi Niya ipinagkait, kundi ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya Niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng sakda laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na tayo'y parusahan? Si Kristo Jesus kaya na nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Gutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Gaya ng nasusulat, "Dahil sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Kami natutulad sa mga tupang papatayin." Hindi. Ang lahat ng yan ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan Niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ikasyam na kabanata. Katotohanan ng sinasabi ko, ako'y kay Kristo at hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin ko sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa aking mga kababayan at kalahi, mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at binigyan ng Diyos ng karangalang maging mga anak Niya. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang Kanyang mga pangako. Sa kanilang mga ninuno at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan at pinapapurihan magpakailanman. Amen. Hindi nangangahulugang nawala na ng kabuluhan ang salita ng Diyos, sapagkat hindi naman lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang hinirang Niya. At hindi rin ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, ang magmumula lamang kay Isaak ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi yun lamang mga saklaw ng pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki si Sara. At hindi lamang yun, kahit naiisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac.
ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, ay sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid niyang nakababata. Ayon nga sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa ibig kong kahabagan at maaawa ako sa ibig kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag, hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga, kinahahabagan ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan at pinapatigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Sasabihin mo naman sa akin, kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng tao sa lumikha sa kanya? Bakit ninyo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng lupa? Kahit na ibig ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sanang parusahan at lipulin. Ginawa niya yon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang mga taong yan. Tayong tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, iyong dating hindi ko bayan ay aking tatawaging bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay aking tatawaging mahal ko. At ang sinabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang ibinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na hahatulan ng Panginoon ang daigdig. Si Isaias din ang nagsabi, kung ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtira ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya? Sila'y pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran ayon sa nasusulat, naglalagay ako sa Siyon ng batong katitisuran, isang malaking bato na kanilang kanadapaan. Ngunit ang sumasampalataya sa Kanya ay di mabibigo. Ikasampung Kabanata. Mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay maligtas ang Israel, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan, dahil hindi nila alam ang pagiging matuwid na mula sa Diyos. Kaya sinisikap nilang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, sa halip na sundin ang pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristong kaganapan ng kautusan, at sa gayon ay nagiging matuwid ang sinumang sasampalataya sa Kanya.
Ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Mabubuhay ang tumutupad ng kautusan. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Na para bang ibig pababain si Kristo. Huwag mo rin sabihin, sino ang mananaog sa kailaliman? Na para bang ibig ibangon si Kristo mula sa mga patay. Sapagkat ganito ang sinasabi. Malapit sa iyo ang salita. Nasa mga labi mo na at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. At nang sa gayon ay nagiging matuwid at nagpapahayag siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sabi nga ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masaganang magbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ngunit paano sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makapakikinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi sila sinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa pahayag namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig. Sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa'y sinagot na ito ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Gagamitin ko ang mga taong hindi man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal para kayo'y galitin. Buong tapang namang ipinahayag ni Isaias ang sinabi ng Diyos. Natagpuan ako ng mga hindi naghahanap sa akin. Ako'y nagpahayag sa mga hindi nag-uusisa tungkol sa akin. Subalit, tungkol naman sa Israel, ay sinabi niya, maghapon akong nananawagan sa isang bansang matigas ang ulo at mapaghimagsik. Ikalabing isang kabanata. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita rin, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako na lamang ang natitira at ibig pa nilang patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganoon din sa kasalukuyan. Mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na hindi dahil sa gawa. Sapagkat, kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na masasabing kagandahang loob yun.
Ano ngayon? Hindi nakamta ng bansang Israel ang kanyang ninanais. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan sila ng Diyos ng manhid na diwa, mga matang hindi makakita, at mga tengang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang nabubuhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba ng mga Israelita ay nangangahulugang sila'y tuluyan ng bumagsak? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, ay di lalo na kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Ginagawa ko ito upang inggitin ang aking mga kababayang Hudyo, at nang sa gayon ay maligtas ang ilan man lamang sa kanila. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang maibalik sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Kung ang unang tinapay ay inihandog sa Diyos, ang lahat ng tinapay na mula sa masang pinagkuna noon ay para na ring inihandog sa Diyos. At kung ang ugat ng punong kahoy ay inihandog sa Diyos, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinuto lang ilang sanga ng punong ulibo, at ikaw na sanga ng ulibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat, kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghihinayangan niya? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi nananalig sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya. Sapagkat, kayang gawin yon ng Diyos. Kung ikaw na sangang galing sa ulibong ligaw ay naidugtong sa tunay na ulibo, kahit na salungat ang ganoon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Mga kapatid, isang hiwaga ang ibig kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang yon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari yon, maliligtas ang buong Israel ayon sa sinasabi sa kasulatan. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang.
Ngunit dahil sa sila'y hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang hindi sumunod ang mga Hudyo. Gayon din naman, ngayong nahahabag ang Diyos sa inyo. Ang mga Hudyo naman ay hindi sumusunod upang mahabag din ang Diyos sa kanila. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang lahat ng tao sa kasalanan upang maipadaman niya sa kanila ang kanyang habag. Lubhang napakasagana ang kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa Diyos na dapat bayaran ng Diyos? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ikalabing dalawang kabanata. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pag-aabuloy ang iyong kaloob, mag-abuloy ka ng buong kaya. Kung pamumuno naman, mamuno ka ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin mo yan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin niyo sila at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis.
magkaisa kayo ng damdamin. Huwag kayong magmataas. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakaruno. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat maaari. Makisama kayo ng maayos sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya niyo yon sa Diyos, sapagkat nasusulat, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. Sa halip, gaya ng sinasabi sa kasulatan, "Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili." Huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ika-13 kabanata. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y parurusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka pa nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot, sapagkat sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi dahil sa iyo nang matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos, at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. Huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng, "Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot." At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pagmamahal ang katuparan ng kautusan. Alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, sa pagpapakasawa sa hilig ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. 14 na kabanata. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya. At huwag makikipagtalo tungkol sa kanyang paniniwala. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman. Ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman. Ang kumakain ng gulay lamang
at huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin yon ng Panginoon. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya sa bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga nito alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon. Yamang nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon alang-alang din sa Panginoon. At nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, yamang ako'y buhay, sabi ng Panginoon, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Kaya, sasagutin ang bawat isa sa atin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag din tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama, kundi nasa akala lamang ng tao yon. Kung inaakala nino man na ipinagbabawal ang isang pagkain, bawal yun sa kanya. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay sumama ang loob ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Pag-ingatan mong ang inaakala mong tama ay huwag masamain ang iba. Sapagkat ang pagkain o inumin ay walang kinalaman sa paghahari sa atin ng Diyos. Ang mahalaga rito ay ang pagiging matuwid, magandang pagsasamahan, at kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugda ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makakapagpatibay ng pananampalataya ng isa't isa. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Walang pagkaing likas na masama. Ang masama'y kung magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbata ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala, sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Ika-15 kabanata. Tayong malalakas ay dapat magpaumanhin sa mga pagkukulang ng mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipin.
Sikapin nating lahat na bigyang kasiyahan ang ating kapwa para sa ikabubuti niya at sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat. Ako ang ininsulto ng uminsulto sa iyo. Ano mang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat para maturuan tayo. Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan doon. Itulot nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naglingkod sa mga Hudyo upang patunayan na ang Diyos ay tapat at tinutupad ang mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Kaya't pupurihin kita sa gitna ng mga hintil at aawitan kita ng papuri. Sinabi pa, magala kayo mga hintil kasama ng kanyang bayan. At sinabi pa rin, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga hintil. Lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Idinagdag pa ni Isayas, may isisilang sa lahi ni Jesse ang titindig upang maghari sa mga hintil. Siya ang magiging pag-asa nila. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na bukal ng pag-asa at pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang tumibay ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman at kaya na ninyong turuan ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang sila'y pinabanal na ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmalaki ang aking paglilingkod sa Diyos. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga himala at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga taong hindi pa nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at yamang maraming taon ng ibig kong makapunta riyan, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan ko dyan, papuntang Espanya. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos tayong magkasama-sama ng kaunting panahon. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat
Minabuti ng mga taga-Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga namang dapat nilang gawin. Dahil ang mga Hintil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat lamang natulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan. Pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. Idalangin ninyong maligtas ako sa mga hindi sumasampalatayang nasa Judea. At naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating dyan at makakapagpahinga sa inyong piling. Sumain niyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Amen. Ika-16 na kabanata. Itinataguwiling ko sa inyo ang ating kapatid na si Febe, na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Sincrea. Tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng nararapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan niyo siya sa anumang pangangailangan niya, sapagkat marami siyang natulungan. Kasama na ako. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, kundi pati lahat ng iglesia ng mga Hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa mahal kong kaibigan na si Epineto, na siyang unang nanalig kay Kristo doon sa Asya. Ikumusta ninyo ako kay Maria na nagpakahirap sa paglilingkod para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Androniko at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Ipakibati ninyo ako kay Urbano, nakamanggagawa natin kay Kristo. At ang mahal kong kaibigang si Istakis. Ikumusta din ninyo ako kay Apeles na subok ang katapatan kay Kristo. Gayun din sa pamilya ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso. Ikumusta ninyo ako kina Trifena at Trifosa na mga lingkod ng Panginoon. Gayun din sa mahal kong kaibigang si Persida na naglingkod na mabuti sa Panginoon. Ibati ninyo ako kay Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na para ko na ring ina. Ikumusta rin ninyo ako kina Asincrito, Fligonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila. Ibati ninyo ako kina Filologo, Julia, Nereo at sa kanyang kapatid na babae. Gayon din kay Olympas at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Magbati ang kayo bilang magkakapatid. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Mag-ingat kayo sa mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi kay Kristong Panginoon natin naglilingkod, kundi sa kanilang pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap. Kahit na balitang balita ang inyong pagkamasunuring kay Kristo, bagay na ikinagagal ako. Ibig kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti. At walang malay naman sa masama. Ang Diyos ang bukal ng kapayapaan. Malapit na niyang ipalupig sa inyo si Satanas.
Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa. Gayun din, ang mga kababayan kong sina Lucio, Hason, at Sosipatro. Akong si Tercio, na tagasulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyang ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Purihin nawa ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesukristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balitang yan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga sinulat ng mga propeta upang ang lahat ay magpasakop kay Kristo. Naway papurihan magpakailanman ng Diyos na tanging marunong sa lahat sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.